Good day, choir masters and choir members, Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, we will give way lang dito sa tanong ni Mr. Omar David Ilasin. Yan, okay. Hello, Mr. Omar. So, yung kanyang tanong is, ito, no, babasahin ko na lang. So, sabi niya, good PM, Mr. Ray Santos. Gusto ko lang po humingi ng tips para gumanda ang aking vibrato sa pagkanta. Proper timing sa breathing, technique, at mga tips para makaiwas sa pagpiyok sa pagkanta. I think makakatulong ito ng malaki sa akin if you will send me some videos kahit sa messenger na lang po. Sir, I'm now following your FB page. God bless Mr. Ray Santos. So, una sa lahat, no, ano ba yung vibrato? So, yung vibrato, alam nyo, sabi nila, yan ang, kumbaga, pag meron ka daw vibrato, no, yung isang singer is parang ang ganda-gandang pakinggan. And magiging proud yung singer kasi, oh, maganda yung boses ko kasi may vibrato ako. Yan yung mga panginig-nginig, no? Yan yung vibrato. So, dapat una sa lahat, maintindihan natin na ang vibrato is kailangan lumabas ng natural. Ibig sabihin, hindi dapat siya sinasadya o pinipilit. Ibig sabihin, halimbawa, alam nyo, meron akong narinig dati, no, na para magkaroon ka daw ng vibrato, kailangan gawin mo to, no? So, so medyo i-shake mo daw yung lalamunan mo. Which is hindi tama, no? Kasi parang ang nangyayari, no, sinasadya mo yung vibrato mo. Kailangan ang vibrato ay lumabas ng natural, no? So, paano natin gagawin yon? So, number one is proper breathing technique. So, kailangan tama yung ating paghinga. Number one yan. So, meron akong video na diniscuss ko yung tamang paghinga. So, pwede nyong panoorin din yon dito sa YouTube, no? Pero, i-discuss ko rin ngayon yan, no? So, for example, no? Paano ba natin mape-perfect o maging mas maganda yung ating paghinga? So, everyday mag-practice tayo ng ating breathing technique, no? So, ayan. So, hinga tayo. Hinga. And then expand ito, no? Expand yung dalawang side na to. And then breathing exercise. And then hold. And then... yan ang breathing exercise. So, everyday kailangan gawin natin yan para mas maging maganda yung ating paghinga while we are singing, no? So, yan yung number one. Kailangan tama yung ating paghinga, yung ating breathing technique, no? Okay. And then number two is, kailangan relax ang ating throat. Yan ang number two. Kailangan relax ang ating throat. Paano ba yung magre-relax yung throat? Kailangan, okay, to give you an example, kailan ba pinaka-relax yung ating throat? No? Ako, for me, no, based on my experience, kapag humihikab ka. Kapag humihikab ka, dyan, relax na relax ang iyong throat. Walang tension, no? No, kapag no, yung so ang nangyayari is relax na relax yung throat mo. So kailangan pag kumakanta ka, yung ganung feeling, no, ganung feeling yung maramdaman mo, na relax yung throat mo, hindi matigas. So mahihirapan kang magkaroon ng natural vibrato kung ganon. So pag hinga mo, dapat tama yung hinga, and then relax lang ang throat. May vibrato ka na. Okay? And lastly, syempre, kung alam natin itong dalawang bagay na to, no, ito ay kailangan pinapractice, no? Kailangan practicein natin siya. Dahil yung pagkakaroon ng vibrato or yung para maging maganda yung vibrato mo, kailangan talaga mag-practice ka. Lagi mo siyang practicein. And then makukuha mo yung tama at magandang vibrato. So, yan yung sagot sa katanungan mo, Mr. Omar. So, sa next choral strategy, I'm going to give you yung tamang proper timing sa breathing technique, no, na sinasabi ni Mr. Omar. Bibigay natin yan. And at the same time, paano ba tayo makakaiwas pumiyok pag tayo ay kumakanta? So, abangan nyo yan sa next choral strategy. Okay, God bless and bye-bye.